Magandang araw mga bata. Ngayon ay nasa ikalawang marka na tayo ng Mathematics Grade 3. Muli nagbabalik ang inyong lingkod, Teacher Lizelle, para sa 2 plus kaalaman sa Sipnayan. Sa nakaraang aralin ay natutuhan mo na kung paano ipakita ang paghahati-hati ng mga bilang. Nalaman mo na rin na sa pagtukoy ng sagot o quotient ay katulad rin ng pagkuha ng factors. Natutunan mo na rin na ang product ng dalawang factors ay tinatawag na dividend sa division equation. At nalaman mo na rin na ang divisor ay isa sa mga factors sa multiplication sentence. Sa araling ito ay mas lalo mo pang matututuhan kung paano'y may papakita o masasabi na ang division facts ng mga bilang hanggang 10. Tingnan mo ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano nasabi at may pakita ang division facts ng mga bilang hanggang 10. Halimbawa, may 4 na pangkat ng 3 na lapis. Saang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, pang-apat na pangkat. Ang bawat pangkat ay binubuo ng 3 lapis. Sa kabilang banda naman, 3 na pangkat ng 4 na lapis. Isang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat. Kung isulat natin ito sa multiplication sentence, yung 4 na pangkat ng 3 lapis ay 4 times 3, ang sagot ay 12. Sa kabilang banda naman, 3 pangkat ng 4 na lapis, isulat sa multiplication sentence, ito ay magiging 3 times 4 equals 12. Ang 4 at saka 3, o 3 at saka 4, ay tinatawag nating factors. At ang sagot ay tinatawag naman nating product. Sa kabuuan, 4 times 3 equals 12 at 3 times 4 equals 12, ito ay tinatawag nating multiplication sentence. Magaling mga bata, nakuha niyo na ang pagpaparami. Ngayon naman ay tingnan natin ang paghahati-hati o division ay kabaligtaran ng pagpaparami o multiplication. Halimbawa, may 12 na lapis inati sa 4 na pangkat. Unang pangkat ay binubo ng 3 lapis. Pangalawang pangkat ay binubo rin ng 3 lapis. Ganon din sa pangatlong pangkat at pang-apat na pangkat. Sa kabilang banda naman, may 12 na lapis inati sa 3 na pangkat. Unang pangkat ay binubo ng 4 na lapis. Pangalawang pangkat ay binubo rin ng 4 na lapis. Ganon din sa pangatlong pangkat ay binubo ng 4 na lapis. Kung atin itong isusulat sa division sentence, ito ay 12 divided by 4 equals 3. Sa kabila naman, 12 divided by 3 equals 4. Ang 12 at saka itong 12 na isa ay tinatawag nating dividend. Ang 4 naman dito at saka yung sa kabila na 3 ay tinatawag nating divisor. Ang 3 at saka yung 4 na ito ay tinatawag nating quotient kung saan ito ang nagiging sagot sa division sentence. Ang sa kabuuan, ang 12 divided by 4 equals 3 at ang 12 divided by 3 equals 4 ay tinatawag nating division fact o division sentence. Magaling mga bata, ngayon natutunan nyo na ang pagpapakita ng basic division ng mga bilang hanggang 10. Ngayon gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ang angkop na sagot o product sa bawat bilang upang mabuo ang multiplication sentence. Sunod, ibigay ang dalawang division facts o division sentence kaugnay nito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Tingnan natin mga bata ang inyong mga kasagutan sa gawain pagkatuto bilang isa. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Magaling mga bata. Nasagutan nyo nga ang multiplication sentence at ang katumbas itong division facts o division sentence. Magaling mga bata, nagawa ninyo na ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Ngayon gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Buuin ang multiplication sentence sa ibaba,
Ibigay ang dalawang division sentence kaugnay nito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Napakahusay mga bata. Ito pa ang isa pang gawain. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Sumulat ng angkop na division facts o sentence para sa suliranin o word problem na nasa loob ng kahon. May 56 na lobo at 7 upuan sa loob ng silid-aralan. Tig-8 lobo ang nakatali sa bawat upuan. Sumulat o magbigay ng division facts o kaya division sentence batay sa ibinigay na suliranin. Magaling mga bata, ngayon ay may natutunan naman kayo ng isang aralin sa matematika. Basta tatanda ng mga bata ang tatlong M. Makinig, matuto, magbilang. Dahil ang batang matyaga ay batang matgaling. Maraming salamat sa inyong panunod. Naway may natutunan naman kayo ng isang aralin sa araw nito. Hanggang sa muling pagkikita natin sa susunod na aralin, ito ang inyong lingkod, walang iba kundi si Teacher Lizelle. Hanggang sa muling pagkikita, maraming salamat po. God bless.